o hanggang sa rapture of the church. Sino yung masagana na at gusto pang sumaganak? Sino yung mayaman na at gusto pang yumaman? Sino yung mahirap at gustong yumaman? Okay. Ito po hindi laro, ito po hindi biro. At dalangin ko, ito'y tumarak ng malalim sa ating mga puso. Number one, paano ba yayaman? At paano ba patuloy na yayaman? Number one, write this down. Change your thinking. Baguhin mo ang pag-iisip mo. Huwag mong sabihin habang panahon, mahirap ka. Huwag mo sabihin habang panahon, ikaw ay laging may kulang o sapat lang. Huwag mong isipin habang panahon, ikaw ay nandyan lang sa ganyang kalalagayan. You have to change your thinking. Write this down. Kung ano ang iniisip mo, siyang mangyayari sa'yo. Kaya, number one, paano ba yayaman at patuloy na yayaman? Baguhin mo ang kaisipan mo. Maaring last year, nangutang ka, nailit ang maraming nailit sa'yo, forget it! Ang sabi ko'y forget it! Ilagay mo sa puso mo ngayong taong ito, babawi ka. At patuloy kang babawi. Amen! Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ano ang number one? Change your thinking. You have to renew your mind, sabi ng Romans 12:1-2. Baguhin mo pag-iisip mo. Hindi laging talunan, hindi laging nasa baba. No? Hindi laging mahina, hindi laging buntot. Hindi laging repeat ng repeat sa pag-aaral, hindi laging ganyan ang grade. May tao pa ho ba? Hindi laging pasaway. Amen. No? Ilagay po natin sa ating puso ngayon, uulat ako at patuloy akong uulat. Bumagsak ako noon, tatayo ako ngayon. Nakatayo ako noon, mas lalong tatayo ako ngayon. Amen. Amen. May tao pa ho ba? Yes. Palakpakan natin ng Panginoon. Nililista ba ninyo? Yes. Kaya kada Sunday, huwag kayong absent. Napakaganda ng mensahe. Ano po? Glory to God. So number one, change your thinking. Yan. Number two, no? Magkaroon ka ng trabaho o negosyo. Ang nagbibilang ng poste, hindi aasenso. Ang nagbibilang ng bituin, hindi aasenso. At kung ikaw ay tinawag para maging lingkod ng Diyos, para maging manggagawa ni Kristo Jesus, at para mag full-time, trabaho na yan. Huwag ka nang maghanap pa. Baka si Satan ang mahanap mo. May tao pa ho ba rito? At magtrabaho ka at magnegosyo ka ng masipag or masikap. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Yes, lalo na inaantok. Pati mga talukap o malakpak. Glory to God. Sa magsasalita po mga minamahal, kung wala kang trabaho, wala kang negosyo, hindi ka aasenso. Wala kang ginagawa, hindi ka aasenso. Ang akala ko noon nang ako'y nag-full-time, ang lagi ko sinasabi noon, patay na kung patay. At least, kung sakali mang mamatay ako ng mahirap, at least nakakita ka ng lingkod na nyo sa nag-full-time. At least, nag-full-time, naglingkod sa Panginoon. Pero alam mo ba, kapag ikaw pala ay masipag maglingkod sa Panginoon, masipag mag-alaga ng tupa, ikaw pala ay pagpapalain ng Panginoon. Yes! Palakpakan natin ng Panginoon. Yes! Sabi ko sa inyo, alam nila Sister Evelyn yan, Pastora Evelyn yan eh. Nangangaral ako, bigay niya sa akin yung mga barong, ang haba pa. Hindi ko nga alam kung saan inatupsiyang bangkay galing yun. Yes! Nangangaral ako, haba-haba ng buho ko. Walang gumugupit. Yung sapatos ko, butas. Yung mga pantalong ko, mga law-law talaga yan. Kasi puro bigay. Kaya sabi ko, okay lang. Hindi problema. Kahit mahirap ako, namatay ako mahirap, basta naglingkod sa Diyos. Pero alam mo, pag masipag ka palang manalangin, mag-ayuno, mag-follow up, bumisita sa mga attendee, maglingkod ng maayos sa mga attendee, magpapalain ka pala ng Panginoon. Kaya maaaring masabi natin, lingkod na nyo sa ako'y manggagawa ni Kristo, ako'y full-time. Paano ang pagpapalain ng Panginoon? Magsipag ka
sa pagiging manggagawa, magsipag ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Sa madag salita, dito po ang tingin kay Papa Rick. Pabayaan niyo sila. May tao pa ho ba rito? Yan. Andito po yung artista ni Lord. Andito. Mamaya magpa-autograph kayo. Sa madag salita po, mga minamahal, magkaroon ka ng thinking. Pero totoo po yun. Totoo po yun. Alam po ng lahat po yan, ng marami, lalo na yung matatagal na attender rito. Sabi ko nga, ako'y patay na kung patay. Tawag nga nila sa akin, martir. Sabi ko, pag nakita ninyong namatay na ako, dahil namatay ako sa gutom, o naglingkod ako, nagpultem ako, tapos namatay ako sa gutom, at ang gawin ninyo, bumili kayo ng malaking ataol, sumama na kayo sa akin sa loob ng ataol. Pero alam niyo, hindi po pala ganun ang news. Ang sabi po ng Proverbs 10 verse 4. Proverbs 10 verse 4. Ito po ang sabi sa Proverbs 10 verse 4. Yan, buksan po natin mga minamahal. Ano po ang sabi sa Proverbs 10 verse 4? Lazy hands make a man a fool. Ang mga taong tamad ay naghihirap. Yung daw pong may mga sakit sa bato, naghihirap. Lingkod ng Diyos, may sakit sa bato? Opo, mga batugan. Mga miyembro ng combo. Anong combo? Yung banda, lingkod ng Diyos? Hindi. Yung combo meal? Hindi. Yung combo mangon, tanghali na. Sa matita po mga minamahal, sipag masikap na kamay ay yumayaman. Pakisabi yumayaman. Mga minamahal, huwag kang manatiling kulang. Huwag kang manatiling sapat lang. Ang kinakailangan, yumaman ka. Tingnan mo katabi mo, ay to ay. Sabihin mo. Sige, ay to ay. Kitingnan mo katabi. So much love in the kingdom.